kung ikaw ay dayo lamang sa lugar nito, aakalain mo ba na ang mga daang ito sa mga parke at mga paaralan gawa sa recycled materials? Yan ang inisyatibo at programa ng Pamalang Lungsod ng Marikina. Sa pangunguna ng City Environment and Management Office, nakipagtulungan ang kanilang team sa Department of Science and Technology o DOST para bumuo ng isang pag-aaral para makagawa ng mga eco bricks. Talaga namang mamamangha ka dahil ang mga eco bricks na ito gawa sa pinaghalo-halong styrofoam, plastic at gamit o yung mga used mantika at langis. Ang City Environmental Management Office, ang ahensya ng pamahalaan ng lungsod ng Marikina na nataasan para sa kalinisan ng kapaligiran ng lungsod ng Marikina, garbage collection, at sa, of course, yung management ng air, water, and solid waste management. Alinsunod sa Republic Act 903, nataasan ang bawat LGU, bawat barangay na magkaroon sila ng recycling program. Kasi dito mandato kami na kung saan dapat 50% ng basura namin hindi na namin naitatapon sa landfill. Kaya meron kaming recycling program na kung saan as per Republic Act 903 din, yung Section 10 niya, na alinsunod dito na dapat yung mga household hazardous waste, yung special waste gaya ng gamit na mantika, kami yung nataasan na humakot niyan o i-manage namin siya. At ang inisyatibong ito, suportado ng bawat komunidad sa lungsod. Yung pangmulekta namin ng gamit na mantika sa mga kabahayan o sa mga maliliit na mga eateries, nagumpisa to noong 2008. Ginawa kasi to ng City Government of Marikina kasi noong una nagkaroon kami ng survey sa mga residente, sa mga nanay, sa mga hoa. Tinanong namin, paano nyo dinidispose yung inyong mga gamit na mantika? Tapos nalaman nga namin doon na tinatapon nila sa kanal, tinatapon nila sa lababo. Pero may mga insidente kami na yung engineering namin, pag naglilinis dyan, nanigas yung kanal. So, dito to nag-start na ito nga, nahakutin din namin yung mga gamit na mantika na hindi lang inline doon sa Solid Waste Management Act o hindi lang mandato sa amin. Is flood prevention din to. Very positive sila. Kasi nga, nakita kasi nila talaga yung kahalagahan nito, number one, lalo na Marikina City is sa valley, so receiving bodies of water kami ng mga neighboring LGUs, saka ng Sierra Madre. Dahil flood prevention nito, yun talaga very positive yung kanilang pagtanggap. Pangalawa, na-inform din namin sila, yung reusing mo ng oil kasi is nakakabuo ito ng free radicals na kung saan ito yung carcinogenic. Kaya talagang very positive sila kasi it is a one way to na wag nilang ulit-ulitin na gamitin yung mantika. Ayon kay Engineer Oliver, umabot sa halos 1,000 litro kada linggo ang kanilang nakokolekta. Araw-araw kami nag-iikot. So yung 16 na barangay ay may mga kanya-kanyang schedule siya. May kanya-kanyang araw kung anong araw sila hahakutin ng used cooking oil. So from Monday to Saturday ang hakot ng Marikina City. At latest, in the average, nasa 167 liters kada araw o nasa 1,000 liters kada linggo ang nahahakot namin ng mga gamit na mantika. Ipinakita ng SEMO sa Respond the Team kung saan nga ba nag-umpisa ang paggawa ng mga eco bricks na ito. Unang sumama ang aming grupo sa pag-iikot na ginagawa ng kanilang mga kolektor. At dito na po ang bicycle ng SEMO para kolektahin ang inyong pinaggamitang mantika. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na po ang tricycle ng SEMO para kolektahin ang inyong pinaggamitang mantika. At kitang-kita naman na ang mga tao agad na ibinibigay ang mga patapunang mantika na sa maliit na bote man o 1 litro. Nakausap namin ang ilan sa mga suki na nagbibigay ng mantika sa mga kolektor ng SEMO. At ayon sa kanila, talaga namang
napakaganda ng programang ito ng kanilang lokal na pamahalaan. Eh kasi nga, para wag na ma yung use ko ngayon, para wag mapunta sa drainage at babarayan sa ano, yung siyempre pag namuo ang mantika niya, eh, mapupunta siya. Pati sa lababo ko, ganun din, para hindi siya magbara. Katok sila. Hindi lang pag sasalita, kundi kumakatok. Mm-hmm. Ang mga tao, nauubliga, nai-exercise. Nai-exercise sila. Na magbigay? Oo. Tsaka kasi yung used oil kasi masama rin sa katawan. Kaya kailangan i-dispose sa tamang lugar. Sa tamang paraan. O, tamang paraan. Ang kagandahan kasi hindi babara yung ano, yung drainage. Tsaka pag bumaha, syempre, takot na tayo gaya nung dati. Maranasan yun. Kaya yun yung ginagawa na. Iniipon namin yung used oil. Pag dumaan yung ano, binibigay namin. Maganda yung ganyan eh. Yung hindi na babahain dito, ayaw namin maranasan na ulit. Ang kolektor na si Ramil, ikinwento niya sa amin ang kanyang karanasan sa halos araw-araw niyang pag-iikot. Okay naman, pag narinig nila yung aming tugtog, talagang nilalabas na nila sa mga bahay-bahay nila. Maganda pong dinudulot ng aming pangongolekta kasi isa po, nakakatulong sa mga residente. Sabi nga ng mga residente, buting araw may ganito eh. Kasi pag daw tinapo nila sa kanal, nagbabara daw. Kung sa lababo naman daw, kaysa bumayad sila ng magtatrabaho sa lababo na pag nagbara, inaantay nilang nalang kami, kahit isang buwan lang kami isang beses. At ang mga nakokolekt ng mantika, dadalhin sa pasilidad. Kasama ng mga pira-pirasong plastic, styrofoam at tarpaulin, saka ito ipoproseso para tunawin. Unang-una, sa paggawa kasi ng eco brick saka ng plant pots, kailangan natin mga raw materials. Ang raw materials dito, yung gamit na mantika galing sa residential o sa mga small eateries, yung mga styrofoam, so plastic, o ito yung more than 200 truckloads namin ng mga campaign materials na nakuha last election nung naglinis kami, gamit din namin siya. So araw-araw, alas 8 ng umaga, mag-iinit kami ng 10 kilo ng mantika. So yung 10 kilo ng mantika, ilagamit yung styro melting densifier o styro plastic densifier. Isasalang namin ng alas 8 ng umaga yung gamit na mantika. Tapos after 30 minutes, mainit na siya, isasalang namin yung 10 kilo ng campaign materials. Or instead na campaign materials, po pwede rin yung 3.5 kilos ng mga stretchable plastic o yung mga plastic shopping bags. Tapos hahaluan namin ito. After nino, yung 20 kilos ng styrofoam. Pero bago namin pa siya isasalang, meron kami yung plastic shredder o styrofoam shredder. Para mas mabilis yung pagtunaw niya sa loob ng styro melting densifier, sinishred muna namin yung 10 kilo ng campaign materials or 3.5 kilograms ng plastic o yung 20 kilograms ng styrofoam. Matapos, ilalagay na ito sa iba't ibang molde. Sa molding ito, kadalasan umaabot ng 10 malalaking klase ng eco bricks ang nagagawa. So lalabas siya ng after 4 hours to 5 hours, karaniwan, alauna, lalabas na siya sa styro melting densifier. Isasalang lang namin yung mga metal molds. Depende sa shape eh, kasi makakagawa ka ng mga multi-shape na mga eco pavers. Tapos yung plant pots. Yun, sasalang nilang yun. Tapos mga after 2 hours or karaniwan, ginagawa namin the next day, doon na lang namin siya tinatanggal. Ayon pa kay Engineer Oliver, matibay ang mga ito. At sa kanilang karanasan, karamihan sa kanilang mga eco bricks, mahigit sa 5 taon na, ay napapakinabangan pa rin. Parang itong kinabit namin dito sa SEMO, more than 5 years na siya. Talagang napakatagal yung magagamit siya talaga. Oo. So talagang durable talaga siya. Opo, talaga matibay din siya. Oo, mamaya makapakita ko sa inyo. Pag hinagis nyo nga siya, hindi siya basta-basta nababasag. Ang kanilang mga inisyatibo, iniharap na kanilang grupo sa iba't ibang lungsod sa bansa para mas mapalago ito. Dahil maliban sa magagamit ito sa pagsasagawa ng iba't ibang proyektong pang-imprastruktura, ay nakatutulong ito sa kalikasan at kaayusan ng isang komunidad. Invite din ako ng national government agency na naging speaker ako rito
na yun, pinipresenta ko yung used cooking oil program ng Marikina City. Tapos tulad ngayon, ang Marikina City kasi isa sa mga benchmarking LGUs eh, sa buong Pilipinas. So yun, pinipresent namin nito, pinapakita rin sa actual yung paggamit niya talaga ng yung recycling, yung hindi mo lang nakolekta yung gamit na mantika, na recycled mo pa siya, nakagawa ka ng isang rigid functional materials gaya nga yung mga multi-shaped na mga pavers o plant pots din. Siniguro rin ng lokal na pamahalaan at ng SEMO na tuloy-tuloy ang kanilang kampanya para mas marami ang mahikayat na maging responsableng mamamayan, lalo na kung ang pag-uusapan ay ang pangangalaga sa ating kalikasan. Sa ating mga kapwa ko residente sa lungsod na Marikina, bawat isa sa atin ay may responsibilidad na pangalagaan natin yung ating environment o ating kalikasan. So, sa pamamagitan po ng pagbubukod-bukod ng mga basura o segregation at source, ay malaking tulong ito gaya ng ibukod natin yung nabubulok sa di nabubulok at ibukod din natin halimbawa yung mga gamit nating mantika. Kasi yung mga gamit nating mantika, hazardous waste ito, napakalaking tulong na kung saan ilabas po natin yung ating mga gamit na mantika pagdating ng ating mga nangungulekta ng basura. So tayo naman sa Marikina, dadalin siya dito sa Materials Recovery and Recycling Facility na gagawin natin itong mga multi-shape na mga eco-pavers, and then pati plant pots ay nagagawa din natin siya dito. Na kung saan, yung ating gamit na mantika na naibigay sa lungsod na Marikina, nagagamit din natin ito sa mga landscaping program ng ating lungsod. Ang mga eco-bricks na gawa sa mga patapon ng gamit ay malaking tulong sa ating paligid para ang mga basurang ito hindi na makakadagdag pa sa pagwasak ng ating kalikasan. Kaya naman malaki ang parte ng ating lokal na pamahalaan sa pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Pero higit sa lahat, ito ay responsibilidad nating lahat na respondehan at protektahan ang ating inang kalikasan. Kami, ang Marikina City Environmental Management Office, Certified E-Responder! Kung kayo po ay may nais ay sumbong sa inyo pong lugar, problema sa lipunan na gusto po ninyong paaksyonan, mag-text lamang ha sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin po kayo magpadala ng inyo pong mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Sa ating lipunan, hindi na humawawala ang mga samut-saring problema. Kaya tuloy lamang pong pag-aksyon, paghahanap ng solusyon, lalo na ngayon, may maasahan ka ng re-responde. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi. Ako po si Alex Santos at ito ang Responde, Mata ng Mamamayan. Ito ang aming layunin para sa bayan kong mahal. Disiplina ang susi sa napipintong kaayusan. Tama ang ihahatid. Tulong at serbisyo ay itatawid. Responde namin sa inyo, walang patid. Tutuparin namin ang tungkulin para sa mamamayan, tenga at bibig ng masa sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. Kahit sino, lagi palaban para sa tama't di mo. Pag-aalinlangan ang lapitan at pinatagapagbantay nandito. 24 oras sa kabantay kape, ano man ang mangyari, hindi titigil, tuloy lang sa pag-responde. Sa pag-responde. Ito ang aming layunin para sa